brothers and sisters at mga kasanlo. Welcome to San Lorenzo Ruiz Parish, Santa Rosa, Laguna YouTube channel. Unang-una, nais po naming magpasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. The goal of this channel is to provide inspiration, good vibes, and of course, updates sa ating pinagagawang simbahan. If you haven't subscribed to our channel yet, please hit the like, subscribe, and notification button for more updates and videos. Last month, ipinakita po namin sa inyo ang Columbarium. At talaga namang nakaka-excite ito dahil sa moderno nitong disenyo. This month, we will be featuring not just one, but two of the most sacred part ng ating pinagagawang simbahan, the main altar and the adoration chapel. Kaya tara, samahan niyo po ako at muli nating bisitahin ang ating pinagagawang simbahan. Pagpalang araw po sa inyong lahat at tunay naman pong pinagpala tayo dahil ngayon ay makakapanayam natin ang isa sa pinakamagaling at sikat na arkitekto sa larangan ng pagpapagawa ng simbahan. Walang iba kundi si Architect Roy D. Guzman. Magandang umaga po, Architect Roy D. Guzman. Welcome to San Lorenzo po. Architect, nais ko lamang pong itanong and excited na rin po kasi ang mga parishioners. Ano po ba ang kakaiba sa ating pinagagawang simbahan or what can we expect po? Okay po. Something unique sa church po natin dito sa ating parokya, which is the San Lorenzo Ruiz Parish. First of all, this is a neo-Gothic architecture, which is not a very conventional style ng structure dito sa Diocese of San Pablo. Yes. Unique siya kasi paano ba? Una, neo-Gothic, it's not part of the geography style of the Philippines, lalo ngayon sa Diocese of San Pablo. Yes po. Pag sinabi mong, in our case, in academe or in research, pag sinabi mong Diocese of San Pablo, una mo agad may isip yung mga nasa lakeside. Yes po. Paque Laguna, Paete, Mayhay, which is majority sa kanila, Franciscan Church. Yes. So, ano pong something unique pa dito? Within this district, this, di ba industrial area to? Yes, itong Santa Rosa. Yes, yes, so it's an innovation of the Diocese of San Pablo. Gothic architecture, hindi po talaga siya norm. Hindi siya usual. I'm not saying not normal, but hindi siya usual sa isang architectural style sa region natin. Now, so yun yung first uniqueness dito. It's a neo-Gothic architecture. Tapos second is, given na this is one of the requests of our parish priest, Father Jerry, yes, tinignan ko rin yung opportunity na nandito tayo sa Enchanted Kingdom. Opo. Enchanted Kingdom sa thematic theme park. So, kung nakikita nyo, it's more European concept. Yes, why not? Sabi ko kay Father noon, although sabi niya, pwede bang Gothic architecture? Tinitrace namin kung pwede bang Gothic architecture dito. By the opportunity na rin ng thematic architecture ng Enchanted Kingdom, sige, try na rin natin, Father. Okay, no. So, ano naman, first of all, nag-try muna na kami ng different style ng architecture dito na mag-fit. Trinayin namin mag-baroque, but the problem, ang mga villages ba natin dito, sumasabay din ba sa architecture niya? Yes. Unang-una, parang, masyadong luma ang baroque. Parang, nandun siya sa mountain side of Laguna. Nung trinayin namin mag-Romanesque, since yung elements ng Romanesque architecture, papunta na rin sa Gothic, sabi ni Father, why not na lang sagarin na natin to Gothic architecture? So, that's why nag-conclude kami ng Gothic architectural style na simba natin. So, that's why yun na yung epekto natin or yun ang naging result natin sa ating parokya. Ah, okay po. How about naman po yung adoration chapel natin? Saan po ba siya matatagpuan? And okay, is there anything that stands out po sa pagdating sa design? Okay. Sa adoration chapel natin, usually, culturally sa Philippines, ang adoration chapel po
either nasa pinakalikod ng simbahan or nasa gilid lang siya. As long as anytime na pupunta ng mga faithfuls or ng mga parishioners. Ngayon, ang unique dito sa ating Adoration Chapel, more on siguro, interconnected siya sa ating retablo. So, pag nag-worship tayo sa ating retablo or altar, synchronized din yung worship sa likod ng ating Adoration Chapel. So, kung sa floor plan niya, yan po. Kumbaga, sa floor plan natin, ng simbahan natin, makikita natin doon na likod mismo ng retablo natin, Adoration Chapel na. Ah, likod na, likod na po siya. Kumbaga, yung transitional space ng Eucharist natin, iisa lang. Opo. Wala nang parang maraming Holy Sacrament or Holy Eucharist. Sa likod lang po siya. Opo, diretso na po lahat. Yeah. So, I think, ano pong something feature, other feature doon? Meron tayong direct access from the sanctuary papuntang Adoration Chapel. Okay. Kumbaga, si Father, kung ilalagay niya yung Eucharist doon sa tatawag natin monstrance, ilalagyan na ng Holy Eucharist sa may Adoration Chapel, dire-diretso na doon sa kanyang lalagyanan. Wow! Nakaka-excite po talaga yan, architect, at kaabang-abang po talaga yan. Now, for my final question po for our parishioners, ano po ba ang dapat nilang abangan, and any message na rin po para sa mga parishioners ng San Lorenzo? Okay. Ano po bang kailangan natin abangan dito sa ating parokya? This is an opportunity also for the parish na stand out kayo sa lahat ng bagong simbahan. I'm not saying na within the Southern Luzon. Yes. Pero parang feeling ko kayo ngayon ng leading sample. The Parish of San Lorenzo Ruiz, ang leading example within Southern Luzon na may bagong simbahan na ipapatayo. Kaya siguro pwedeng gawing prototype or an example para magpagawa ng bagong simbahan in our generation. Marami kasing simbahan ngayon na pinapatayo in new generation or new context. Pero ito kasi, si San Lorenzo Ruiz, totally pinag-aralan siya mabuti. From every detail niya, from the planning hanggang sa execution ng mga images, pati sa finishing, lahat ng taga-parishioners natin may contribution. So, yun ang, I think, ano dito, ang masasabi ko, the whole San Lorenzo Parish, merong, ano ba, may tinatawag tayo na meron sila lahat dito contribution ginagawa. Wow, talaga pong kaabang-abang yan, Architect Roy. Ah. Talaga pong na-excite ang lahat ng parishioners, I'm sure po. So maraming salamat po, Architect, sa pagbibigay ng inyong oras sa amin. God bless you po. Thank you. Tunay nga pong nakaka-excite at nakaka-inspire pagmasdan ang ating pinagagawang simbahan. Kaya naman po, kami ay umaasa sa patuloy niyong pagsuporta sa pagpapagawa ng ating simbahan. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Puong May Kapal.